tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Wala na kami ni Darius. Ha? Anong nangyari sa relasyon ninyo? Huwag mo nang alamin dahil ayoko nang pag-usapan natin eh. Kaya nga ako uuwi ng Pilipinas para makalimot. At kung uungkatin mo pa, masasaktan lang ako. Naku, sorry ate ha. Huwag kang mag-alala. Pagdating mo dito sa Pilipinas, ay ipapasyal kita kahit saan mo gusto. Para malibang ka. Talaga? Oo. Tsaka kita dadalhin sa bahay ng nobya ko para makilala mo siya. Okay! Game ako dyan para makilala ko naman ang magiging hipag ko. Palang gatas ang batang ito. Wala lang mabuting dinulot sa akin ang batang ito, kundi konsumisyon. At basta na umiiyak na nakukonsumisyon ako sa batang yan. Buwisit ang buhay nito. Wala na palang gatas ang batang ito. Wala nang mabuting dinulot sa akin ang batang ito, kundi konsumisyon. At nakikipagsabayan pa talaga ng batang ito. Hoy! Tumigil ka nga! Konsumisyon ka talaga sa buhay ko, oh! Hindi ka ba titigil? Ha? Hindi ka titigil? Gusto mo bang ihagis kita dyan sa mintala? Tumigil ka! Tigil! Mula nang dumating ka sa buhay ko, nagkalit-chalit-chalit ang buhay ko! Talaga bang hindi ka titigil, ha? Gusto mo bang ihagis kita sa mintala? Ganda-ganda ng gising ko kanina, sinisira mo! Dami-dami kong pangarap pero natigil dahil sa'yo! Dahil sa'yo, nawala lang ang mga pangarap ko! Buhit na buhay ito, oo! Talagang antigas-tigas ng ulo mo. Sige, kapag hindi ka tumigil, ha? Ilalabas kita ng bahay at wala kang makakasama doon. Umiyak ka ang gusto mo! Buhit! Ano? Ginawa ng kuya mo yun? Oo. Dahil na rin siguro sa kaaboriduhan niya sa buhay. Sipin mo, ihahagis na sana niya sa bintanang pamangkin ko eh. Nahuli ko nga siya sakto eh. Ay naku, kung hindi ako dumating, baka naihagis na niya. Anong plano mo ngayon? Ikaw, anong desisyon mo? Desisyon mo lang hinihintay ko eh. Pag-desisyon ka na para magawa natin ang paraan ng tungkol sa pamangkin mo. Pwede natin siyang ampunin pagkakasal natin para madadala natin siya sa Amerika. Eh, natutuwa na sana ako sa proposal mo eh. Kaso, hindi ko naman maiwanan si Kuya. Ha? Eh, lalong maaborido si Kuya kung dalawa kami ng pamangkin ko na mawawala sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya sa sarili niya kung mawawala kami. Sa bagay, huwag kang mag-alala, naiintindihan kita at naririto lamang ako. Aalalay ako sa inyong dalawa ng pamangkin mo. Boom! Ganun kita kamahal, sweetheart. Iintindihan kita sa kahit anong kalagayan mo at mamahalin ko rin ang sino magmahal mo at mahalaga sa'yo. Dahil sa kabaitan mo, kaya ako lalong napapamahal sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Bunny. Ang sakit mo ay magiging sakit ko. Kaya kung nag-aalala ka sa kuya at pamangkin mo, ay nag-aalala rin ako. Eh, teka, siya nga pala. Darating na ang ate ko bukas.
Talaga? Oo. Kaya papakilala kita sa kanya pagdating niya dito sa Pilipinas. Pumasok ka sa aking munting tahanan, ate. Munting tahanan pa ba ito? Abay, panigawa niya sa materialis pertis lahat ng nakikita ko, ah. Babae na lamang po ang kulang, ate. Sinabi mo pa? Siya nga pala, kailan mo ipapakilala sa akin yung nobya mo? Bilis-bilisan mo na para may mapaglibangan ako. Iyayaya ko na nga, eh. Kaso... Kaso ano? Nag-propose ka na ba ng kasal sa kanya? Baka yun lang ang hinihintay sa'yo. Eh, tinanggap na niya ang marriage proposal ko. Kaso ang kuya niya ang problema, eh. Bakit? Ayaw bang pumayag ang kapatid niyang mag-aasawa siya? Abay, buong naman yata ang kuya niya. Eh, yun na nga, eh. Wala akong pakialam yung kuya niya sa buhay. Maging... Anak niya, wala siyang pakialam. At yun ang pinoproblema ng nobya ko. Dahil walang mag-aagalaga dun sa pamangkin niya. Halimbawang magpapakasal na kami. Oh, napakabuti naman pala ng loob ng nobya mo. Mayroong busilak na puso ang babaeng gusto mo. Ah, gusto ko siya para sa'yo. Dahil ang babaeng mapagmahal sa pamilya ay magiging mapagmahal ding asawa. Ayan, pwede na talaga tayong magpakasal. Maming mami ka na. Huwag ka ngang maingay. Baka magising tong bata. Ahabol-habol na naman tayo sa kanya. Bakit mo kasi dinala yung bata? Lalo tuloy akong hindi maka-score niya, eh. Eh, pasensya ka na. Walang mag-aalaga dito, eh. Inunahan ako ng alis ni kuya. Alangan namang iiwan kong mag-isa ito sa bahay. At kung hindi man kita sisiputin, magagalit ka naman. Eh, hindi naman ako nagagalit sa pag-aalaga mo dyan sa bata, eh. Siyempre, pamangkin mo yan. Eh, hindi ko maialis sa'yo na mahalin niyang bata. Ang kinagagalit ko lang ay ang ugali ng kuya mo. Kinukuha mo na ang obligasyon na dapat sana ay sa kuya mo. Eh, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Mag-aaway lamang kami kung ipagpipilitan ko ang gusto ko. Alam mo, alam ko na kung anong problema ng kuya mo. Ano? Lalaki. Tumigil ka nga dyan? Teka, may naisip ako na alam kong makakaresolve ng problema nating dalawa. Ano? Maging kupido tayo ng ate ko at kuya mo. Ano? Mabait yung nobya mo, ha, Bong? Oo, at alam mo, may kuya siya. Oh, ano naman kung may kuya siya? Gwapang kanyang kuya, ate. Oh, ngayon? At wala pang nobya ang kanyang kuya. Teka nga muna, sa tono ng pananalita mo, eh, para yatang binibuild up mo sa akin yung kuya niya. Ate, nasisiguro ko na magugustuhan mong kuya ng nobya ko. Bong, pwede ba? Sasama lamang ko sa bahay niyang nobya mo para makilala ko ang magiging hipag ko. Hindi para makilala yung sinasabi mong kuya niya. Oops, oops. Nako. At nagsumit na ang pinakamaganda kong ate. Bagay nga yata talaga kayo ng kuya ng nobya ko, eh. Pareho kayong masungit.
kapag-class bata yan, oh. Ayaw magpatulog. Ipagili mo na yan! Hindi ako magkatulog eh! Oo na! Sariling iyak ng anak eh, nasusuya. Kinaiinis na ng sariling iyak ng anak. Lalaki nito, oh. Eh, anong malay tong bata? Bata pa nga eh. Oh, pamangkin. Tahan na, pamangkin. Andito na si tita. Oh, kita mo? Ganun lang pagpapatahan sa bata. Huwag mong sisigawan kasi para hindi lalong iiyak. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Kuya, oh, bakit? Natutulog ang tao eh, nag-iistorbo ka. Lumabas nga kayo. Para hindi ako maistorbo. Samong mo yung bata. Oh, mabuti at madaling nakatulog tong anak mo. Huwag mo kasing sigawan para hindi iiyak. Dali mo na yan sa kwarto mo. Para hindi ako maistorbo rito. Eh, naririyan si Nabungi. Hinahara na ako. Umira na naman yung kalandian mo, no? Ha? Kuya, ano ka ba? May kasama siyang babae. Magandang babae, kuya. Ang kapal ng apog mo, nagdala pa ng babae dito. Kuya, bumakuin ka na kasi dyan. At bakit ako babangon? Inaantok na nga ako eh. At isa pa, bisita mo naman ang kumag na eh. Ha? Eh, may kasama nga siyang babae at maganda at... Tingnan mo kayang ginagawa ng nobyo mong yan. Nagdala pa ng babae dito. Para ano? Para pagsilusin ka? Kuya, baka siya na yung sinasabi sa akin ni Bong na ate niya, kaya lumabas ka na dyan. Lumabas ka na at inaantok na ako. Sige na. Kuya naman eh, ngayon lang naman ako hingi ng pabor sa'yo eh. Please. Oo, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Dadalhin mo ulit ang anak ko sa pisina bukas dahil may pupuntahan akong importante, ha? Oo na. Sige na, bumangon ka na dyan. Mag-ayos ka ng sarili mo para presentable ka naman na harap sa atin ni Bong. Ang tagal naman yatang buksan ng nobya mo ang pintuan ng bahay nila, Bong. Pasensya na muna, ate. Baka pinapatulog naman ang pamangkin niya. Kaya hindi makalis-alis sa tabi ng bata. Ah, hindi ba siya suplada? Naku, ate. Ikaw nga itong suplada eh. Kaya ako magkikusap sa'yo na pagharapan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang supladahan dahil mabait siya. Tignan natin. Basta, nasisiguro ko na magugustuhan mong nobya ko. At sana magugustuhan mo rin ang kuya niya. Anong sabi mo? Sabi ko, magugustuhan mo ang buong pagkataon ng nobya ko. Dahil pinakamabait siya sa lahat ng tita. Ha? Be nice to her. Lalong-lalo na sa kuya niya. Magandang gabi sa'yo, Kuya Rick. Magandang gabi naman. Oh, pasok kayo. Pasok. Salamat. Nasa kwarto si Bani. Hindi makalabas ng kwarto dahil umiyak kanina yung anak ko eh. Hindi siya makalabas dito. Salamat. Siya nga pala, may kasama ako, ang Ate Ara ko. Magandang babae ito. Kararating lang niya, galing States. Ate, siya yung kuya ni Vani, si Kuya Rick. Kinagagalak kitang makilala.
Ara? Ha? Kilala mo ako? Ah, kun kasi, naikwento ko na sa akin ng kapatid ko, kaya kilala na kita sa pangalan. Mm. Ganun ba? Ah, maupo kayo. Ah, siya nga pala. Care to drink? Ah, wag na. Salamat na lang. Okay lang kami, Kuya Rick. Busog kami kasi katatapos lang namin kumain bago kami pumunta dito. Ganun ba? Hindi kasi makalabas-labas ng kwartong kapatid ko eh, dahil hindi pa masyadong nakatulog yata nung anak ko. Siya nga pala ate, may anak na kasi itong si Kuya Rick na siyang inaalagaan ni Vani. Ipagpaumansin ninyo, pero papasok lamang ko sa kwarto. At titingnan ko yung anak ko kung natutulog niya. Sige. Talaga bang ganun ang kuya ng nobya mo? Mukha yatang suplado ang kuya ng nobya mo, Bong. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Bong? Oh. Narito na pala siya. Pasensya na kayo. Pinatulog ko pa yung pamangkin ko eh. Eh, yun nga ang sabi ng kuya mo, Bunny. Ah, siya nga pala. Ang Ate Ara ko. Ate Ara, si Bunny. Ang nobya ko. Kumusta ka na, ate? Ang ganda-ganda mo rin pala. Kinagagala kitang makilala. Ako rin. Kinagagala kitang makilala. Hindi rin pala nagkamali ang kapatid ko na ligawan ka dahil ang ganda-ganda mo. Salamat, ate. Siya nga pala, anong gusto niyong mamerienda ninyo? Okay lang kami. Inalok rin kami ng kuya mo, kaya lang busog pa kami. Sandali lamang at umiiyak ulit yung alaga ko. Takot kasi yun pag walang kasama eh. Sandali ha, ipagpaumanhin ninyo at iwanan ko muna kayo sandali. Oh, kuya. Kanina pa umalis ang magkapatid. Ano pang ginagawa mo dito sa sala? Ang ganda pala ng kapatid na babae ni Bong, ano? Teka. Hindi kaya magagalit ang nobyo mo kung liligawan mo ba ate niya? Ano? Maganda si... Ano na ulit yung pangalan ng kapatid ni Bong? Ara. Ang ganda ng pangalan... Sing ganda niya. Kuya, parang may naamo yata ako ah. Posible kayang maging magbilas din tayo bukod sa pagiging magkapatid natin? Kuya? Makapaggaanan kaya ng loob sina Rick at Ara, mga giliw naming tagapakinig. Sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikden, Robert D. Guzman, Yun Kabato,
Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.